Hello. Hi, magandang umaga. Umaga. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Johnny the Bagger uli at si Quarantina. Oh. Yan, sa mga panig ng bundok kayo naroroon. Oh, naku, halata. Inaayusan ka pa. Oh, yun. Okay, so, hey, what about your shoes? Where's your shoes, Neng? Oh, look at your feet. O, oh, babay na sa kanila. No, later na, magbabasa muna tayo. Naku, wala si Nanay Shuni, oh. Yan, so let's greet them first. Hey, wag mong pakilawa dyan. Magagalit sila sa'yo, malikot ka. O, oh, basa ka lang. Eto, read mo lang. Just read, yan. Oy, magandang gabi sa'yo, Josh. Yan, so babay na, babay na, babay na, dali. Oh, say bye-bye. Bye-bye, flying kiss. Yun. Oh, kiss mo sila. Dito, dito, dito. Oh, dyan, oh. Oh, kiss mo sila. Oh, bye-bye. See you later, alligator. Oh, penguin. Ay, nako. Ang bigat. Hinintay niya talaga yung oras ng live natin. Kaya kanina nasa taas na yan eh. Nag-wash na tapos nagpaakyat na siya. Kaya naglalaro ka rin na sa harap ng aquarium. Ngayon, nung malaman niya na nandito pa rin ako, tawag siya ng tawag. Tapos nung sabi ko magla-live ako, sabi ko, I'll be on live in a bit. Ayun, sabi niya, baba. Do, di binaba ni pusit. Kaya nga nag-enjoy dun sa aquarium. Okay, so magandang gabi uli sa iyo, sa inyo mga kababayan, and then Joshua Kawili, and Merry Christmas. Okay, and then, eto, kupala yan. Yan, Kupal Inday, magandang gabi po dyan sa inyo sa Hong Kong, and Mariam Fernandez. Yan, thank you sa appreciation, and We Are Legendary, magandang gabi po sa inyo. Meng Capellan, Junido, magandang gabi rin po sa inyo. Opo, maaga tayo ngayon, eh, maaga tayo nakapag-review. Okay, and then kasi tayo na simpang gabi, oh, 'di ba? Para bukas ng madaling araw at yun ay sa palasyo ng Malacañang. Okay, and Juan Ramirez, magandang gabi po diyan sa inyo sa Baguio City. Grabe lamig diyan. All right, and Maharlika Dolores Samar. Yan, itapon yan sa dagat. Anuin naman yan ng anhi naman ng bangkay na yan. Yan. He and Kane Kirina, magandang gabi po sa inyo. Kaya hindi dapat yan makapunta dito sa ating bayan. Kaya nga eh. Kaya mga Gabies League, yan, Joma deserve a shallow grave sa ano lasang, sa ano forest. And Ludvina Balmores, yan, tara na, magsimbang gabi. Oo nga, ano, mamaya, mamaya. Okay, and then, oy, thank you ha. Yan. Hindi po, si Quarantina po ang aking pang-anim na anak. Siya ho ang bunso. Si Quarantina. All right, and then eto. Armida Severns, magandang araw po diyan sa inyo. Good morning. And then Marlin Togado. Yan, hi po ma'am, magandang gabi sa inyo. Yan, kamusta po? Okay, you look like look alike mo, cute. Si Quarantina. Ay, dapat lang. Pag naging mahirap pag maging kalookalike ng kapitbahay. Bye-bye, Tinay. Bye-bye. See ya. Flying kiss. Yun. Tinuruan ko dati yung gano'n. Ay, nako. Pagka nagpapababa, binababa siya ng mami niya at ayaw niyang bumaba, nag-e-enjoy siya sa taas maglaro. Kasi hindi naman siya nag-poops. Pag nag-poops siya, manlalambing sabihin niya, Mommy! Mommy! Ano yan? Poops? Yuck! Ah, ganun, di ilababa. Pag ayaw niya, at basta't bawas lang siya, ayaw niya, sasabihin ng mami niya, bahala ka, may iwan ka dyan. Ano yan? Okay. Yan, okay. Bye. Diyan ka lang talaga. Yes. Yan, bahala ka na nga dyan sa buhay mo. See ya! Sabay, sara ng pinto. Ay, nako. Ang kulit na batang yan. Alright, oh, magandang gabi sa lahat at sa Little Miss Jan. Si Quarantina po ang aming co-host dito 2 years ago.
Yun na, nabansagan na siya ng co-host. Kasi kapag nagla-live ako noon, maingay yun. Hindi naman siya umiiyak, kung hindi, yung humming niya, gumagano'n-ganon. Yan, naririnig kasi hindi pa ito ang gamit ko noon, yung headset, hindi pa. Walang background noise suppression. Direkta talaga yun sa cellphone, yung gamit ko noon. Kaya lahat ng ingay sa paligid, dinig. Kaya, yun na, binansagan na siyang co-host. Tapos gusto niya palagi, para hindi siya, para manahimik siya, gusto niya palagi nakakasama rito. Kahit karga ko pang gano'n, ganun-ganun ba yung leeg niyan eh. Ang bilis ng panahon, grabe. Uy, Ariana Mahugay, magandang gabi po sa inyo. Jesse Kim. Yan, and Corazon Cepres. Cepres. Okay, and then Beatrix Coy. Yan sa Baguio, magandang gabi. And then June NBA Station. Uy, kamusta? Dapat i-firing squad yan si Joma kahit patay na. Itali sa puno, tapos firing squad. Yun nga ang sabi nga ng iba, yung cremation eh, hindi bagay sa kanya eh. Dapat doon eh, ibilad, pakain sa ibon. And then Sherwin Libantino, magandang gabi sa inyo. And Tracker Pinoy Kiesa, official vlog, magandang araw po dyan sa inyo sa Tabuk, Kingdom of Saudi Arabia. And Mariam Fernandez, yan, buti na lang maaga today, lately kasi nakatulog ako. Sorry for that, naniniwala ako that you have bad voice. Sabi ko sa iyo eh. Ronald Corsino, yan, Merry Christmas sa inyong lahat. And then Iman Mugas, yan, magandang gabi rin po dyan sa inyo sa Snowy, Delaware. And again, Karina, nakakatulugan ko ang live mo lately kasi sobrang late na, buti nyo maaga-aga. Sige, ganito lagi natin nagahan. Hey, Christina Cadano, nako, tinalikuran niya ang pagiging Pilipino nang itatag niya ang CPP-NPA. Yan, kalaban siya ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Bakit iuwi pa yan? Alright, and Miss J, magandang gabi po sa inyo. Alright, at dating gawin, inabutan ko kayo sa dulo. So, pag-usapan po natin ito. Ito ang ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Ayan, Misa de Gallo in the Palace. Ayan, in Malacañang, Malacañang ha, hindi Malacañang Palace. Ayan, Jeneline Castillote, magandang gabi sa inyo. Marilyn Tugado, sabi niya, pinababalik siya noon ngayon. Gusto na ng halimaw, ng mga halimaw niyang kasama niya, mag-donate ako ng 10 kartolina at i-draw ang mukha ni Joma doon din tapos sunugin sa pagdating niya dito. Naku, ako nga po madam, ayokong dumating dito eh. No, sa totoo lang. Alright, sabi ni Armida, what for napapauwiin ang labi ni Joma sa Pinas? Are they going to prepare him as a hero? Wow, only in the Pinas. Work rock. Kaya nga inuunahan na natin ano ba ang opinion ng taong bayan. I will have you classmates listen to the video way back. I guess it was way back 2018 yung video na yon na when he expressed his desire that in any ways he'll be back in the Philippines. Patay man. All right, and then sunod naman natin pag-uusapan etong fact check natin si fact checker. Kasi kung naalala po ninyo yung aking tinuran dito sa isang content natin na bayad na yung 203 billion pero 23 billion lang naman yon na estate taxes no ni Apulakay yung ng mga sinasabing na iwang ari-arian niya nung siya pumanaw. Eh ngayon nag-react po. May nag-report sa fact checkers at salamat sa nag-report. Diba? At least nakiliti ko kayo ngayon. Tignan natin, sino po ba sa atin ang tama? Ha? At ito lang masasabi ko, hindi ko kayo ika-countercheck. Kasi naniniwala naman po ako sa fact checker. Pero hindi ko kayo gagantihan kung tama kayo. Yun na yung pauna ko. Alright, and then Joma, dapat bang iban sa Pilipinas pagbabalik inaasikaso na? Yes, yan po yung palagay ko. Unahin na natin ang mapag-usapan dito. Yang sinasabi nga ang pagpapabalik kay Joma season dito sa Pilipinas. Okay. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Johnny the Bagger or Kuya JDB, ang inyong abang lingkod. Yan, pag-usapan natin ito. And thank you nga pala rito sa SMNI sa laban
kasama ang bayan. So ito po yung mga pananalita ni Pastor Cubes. Sabi niya, "We will remember you, Joma Season. We will remember you for the murder of 58,000 Filipinos and for the hardships of and for the pain that you have caused us." And that is right, di ba? Grabe naman ginawa niya. Ito pa. "Hindi dapat payagan," sabi niya, "ng ating pamahalaan. Hindi dapat payagan ang ating mga senador, congressman. Hindi dapat payagan ang taong bayan. Hindi dapat payagan ng Armed Forces of the Philippines na makabalik ang katawan ng monster na ito. Isang malaking travesty of justice pag binalik yan. Nako, ilalagay sa libingan ng mga bayani, huhukayin ko doon yan. Itatapon ko yan kung saan ko itatapon. Bayani, bayan, bayani ng mga monster, huwag ilagay doon sa hanay ng mga bayani. Hindi bayani yan." Alam nyo, unang-una, I beg to disagree. Okay, on this part, kasi unang-una, ako sa akin po, may stand, hindi po dapat yan makabalik, yung monster na yan. Dahil nga doon, sinasabi ngang more than 50,000 deaths ng mga mga kababayan natin, including yung mga tauhan nila, mga nagsipaniwala kay Joma Season. At si Joma Season, kung di ako nagkakamali, ang may pinakamatanda ng komunistang pakikipaglaban. Ilang dekada na yan. 50 anyos na. And you know what? Yung kanyang pagkamatay, this is a blessing in disguise kung tutuusin. Kasi nga, tama, cancer yan, anay sa lipunan, ika nga. Kasi yung kanyang pagkamatay, ito ay 10 araw bago sumapit yung kanilang anibersaryo. At alam nyo naman, kapag ka-anibersaryo nila, gumagawa sila ng mga pag-atake sa iba't iba, mga detachment, ng mga sundalo, kapulisan. Meron silang mga atrocities na ginagawa. Diba? Yan ba yung pagpaparamdam? Yun nga yung sinasabi ko sa kasama ko sa trabaho sa Lupon, na miyembro ho ng bayan muna. Nagtataka rin naman ako sa bayan muna, ayaw umamin. Pero yung kasama ko, umaamin at pinagmamalaki sila. Pero I was able to cast doubt on his mind. Bakit? Kasi sabi ko, kung totoo talaga ang inyong pakikipaglaban, kuya, tinagmamalaki mo yung batas ninyo sa bundok, the kangaroo court. Bakit? Hindi daw totoo yung mga rape-rape eh. Okay, let's not talk about the rape. Ito na lang yung pag-usapan natin. Gaano kalaki ang nakukuha ninyong revolution? Sabi ko, kumukuha pa kayo. Do you collect revolutionary taxes? Yes, we do. How much per year? Sabi niya, hindi ko masabi. Pero napakalaking halaga yan. Kaya nga, buhay na buhay ang samahan. Nasusustento ang si Juma. Okay. Now, kako, salamat sa sagot niyo, kako, kuya. Now, my question is this, and I don't know if meron sa inyong nakasagot na nito. Ganito. Meron na ba kayong naipagawa kahit na one inch lang na kalsada? Sa kahit saang bansa rito, kahit saang parte ng bansa natin. O kaya meron ba kayo kahit na isang kubo-kubo man lamang na daycare center na may doktor ninyo? Volunteers or paid, it doesn't matter. What matter most is, meron ba? Isip siya ngayon, no? Sabay titig sa akin. Oo nga, no? Lukong yan, ah. Bakit nga pala wala kaming naipatayo? Kasi nga ako, kuya, saan napunta yung pera sa mga kasama nyo sa abroad? And besides, kahit wala namang abroad, ginagamit nyo yan pambili ng armas laban sa pagpapabagsak sa gobyerno. So, sa tingin nyo nakakatulong kayo sa taong bayan, yun lang laban lang ninyo, eh. Dapat kayo naghahanap buhay for the cause of your group. Di ba? Hindi taong bayan ang pinipirwisyo nyo. Ako personally, alam nyo yan, nakwento ko na sa inyo, yung mga kamag-anakan ko dyan sa Negros Oriental, sa Baez City, kung anong ginagawa nila. O, kung tutuusin, hindi dadanas ng kahirapan ng mga yon sa lawak ng properties. Pero bakit? Na hindi nakakapag-aral. At hindi lang po sila, maraming kababayan natin sa mga kanayunan, sa mga katutubo lang na tinawag nilang lumad. Diba? Doon lang sa isang kaibigan natin, si Relisa, hindi ko na ayang interviewin ngayon eh. Kung anong reaction niya sana eh sa pagkamatay ni Joma. Dahil yung anak niyang pinag-aaral niya sa pribadong eskwela sa Far Eastern University sa Arpapa, Sampaloc, Manila, eh na-recruit ng grupo ng kabataan. Naayaw ring umamin na comms.
Kaya ito ngayon mga kababayan, ito lang yung challenge ko. Lahat ng mga grupo dyan na nagluluksa sa pagkawala ni Joma, alam nyo na ang ibig sabihin dyan. Ha? It's either sila po ay bahagi ng COMS o kaya naman sila po ay merong miyembro. Ha? Kasama ng mga opisyalis nilang miyembro dyan. Eh, tingnan nyo na lang itong malalaking istasyon. Pare-pareho po sila. Kanina lang, tinatawanan ko yung tribute ng GMA7. Tribute ng Channel 2 ng ABS. Bakit nyo bibigyan niya ng ganyang klaseng pagkilala? No. Na as if, mga kababayan, eh tipong gusto pa nilang pauwiin ito. At ako ito lang yan. Ang inaalala ko rito, ibabala po nila ang salitang pagkakaisa. O, isulong natin ang sinano ni Pangulong ni Pangulong Marcos na unity. Kaya nga meron tayong unity team. Tignan natin kung yung maitim na unity team pagibabawi nila rito at kung paano itong ihahandle ang ating pamahalaan. Isa nang pinagtataka ko rito, bakit tahimik ang mga kongresista, yung mga senador, yung mga mambabatas natin? Di ba? Bakit tahimik sila lahat ngayon? Oh. Wala akong nababalitaan na ni isa sa kanila ang nagkukundina dyan. Di ba? Sa pinagagagawa niyan. Ma'am Elizabeth Linsangan, maraming salamat po sa pag-share ng blessings. Yan. Naalala ko dati nung yung labi ni Apo Lakay, no, yung labi ni Apo Lakay ayaw na ayaw pabalikin yung mga malalaking istasyon. Makikita nyo talaga lagi nilang ina-express magkakagulo, hindi maganda, hindi iyan bayani. Aba, ngayon parang ang tipo I don't know kung saan ang basis ni Cubuloy, bakit binabanggit niya kanina na ilalagay sa libingan ng mga bayani. I have no idea kung saan niya nakuha yung ganun. Kasi sa pagre-review ko ng buhay ni Joma Season, wala pong dahilan para siya ay mailibing sa libingan ng mga bayani. Ni isipin man lamang na siya'y ilibing doon ay isang kataksilan yan para sa ating bayan. Na yung tao na naging sanhi ng pagpapabagsak ng mga gobyerno dito sa atin. Di ba? Baka may share. Palagay ko baka naman takot sila at baka pagsusunugin ang kanilang mga istasyon sa mga probinsya. Di wala rin silang paninindigan. Di ba? Ang lalaki ng kinikita, mag-hire kayo ng mga sniper para pag may lumalapit, libirahin nyo. Takot din kayo itong mga malalaking istasyon. Kaya kung sino man ang kababayan natin dito na magsusulong, senador, kongresista, kung sino man dyan, nako, isa pa lamang po ang naringgan ko. So far, isa pa lamang ang nagsalita, si VP Sara pa lang. Ang sabi ni VP Sara kahapon ba yun? Ang sabi niya sa kanyang statement, patawarin nawa ng Diyos ang kaluluwa niya. Sagot ko naman doon, no way. Dahil yung buhay, yung dugo ng napakaraming tao, yung kinabukasan na nasira nila, di ba? Lahat yun, grabing perwisyo yung ginawa sa bansa natin. Yung mga pamimerwisyo, proyekto ng gobyerno, sinisira nila. Dahil ang gusto nilang mangyari, magalit ang taong bayan sa pamahalaan. Tapos sila ang pumupronta bilang bagong tagapagtanggol, tagapagpalaya ng mamamayang Pilipino. Buhat sa imperialistang Amerikano. Pasismong gobyerno. Sus Mario Josep. Bakit? Pag kayo ang nakaupo, hindi pa nga kayo hindi pa nga ninyo naaagaw ang gobyerno. Ganyan na yung klase ng inyong politika. Di ba? Yung ito lang naalala ko lang yung aking kaklase. Kinukwento ko sa inyo noon, crush ng campus. Ginagamit nila yun pang recruit. No, pinanre-recruit yun sa tao, sa mga prospect nila. Kaya nadikit-dikit sa akin. Ngayon, tawag dito. Yung mga kaibigan ko, yung kinukwento ko sa inyo kagabi, sila, sinabihan nila ako na kung sino yan. Pati mismo, yung mga anak ng mga kadre. Yung mga anak, kaya nung nakita kami ni Ka Eric, binibiro-biro ko lang si Ka Eric. Kasi alam ko kinilala niya rin kung sino ako. Kaya sabi niya, JDB, right? JDB, oh yeah.
Sabi ko, loko yun. Nakilala na ako, sabi ko kay Kaka. Ngayon eh, sinabihan ako kung sino yung babae na yan. Ano nila yan, ganyan, ganyan, ganyan. Biglang naglaho yung babae yan. And then I learned, 2 months silang namumundok. Para ho yan sa parang, ano ba yun, immersion. Ah, kakain sila doon. Eh putik na, sosyalera yun eh. Anak ng mayaman yun eh. Hindi sana yun. Aba, alam niyo ho ba pagbalik dito? Buntis, si ganda. Yung kayumang ganyang kulay, naging kulay ano, sunog. Maitim pa yata sa akin noon. Pero maganda pa rin. Ah, buntis. Yung magulang niya, parang isang linggo ata, dalawa, bago umuwi yun, nagagalit dun sa din namin. Kasi, hindi na umuwi yung anak niya for like 3 months. Eh, halos ang semestre na yun eh. Ngayon, nang nakabalik, nako, ito na, balita namin ng sumunod na SEM. Ganyan, nawawala na naman si Kolokay, ang ganang anak. Tapos nung nanganak, bumalik na naman pala. Kaya pala sabi ni Ka Eric, ha? Nag full time siya? Eh, siguro. Eh, pagkatapos nung ano nila, kain-kainan doon, siya naman yung kinain ng mga commander. O, eh, tapos nanganak, bumalik pa. O, ngayon wala na kaming balita sa kanya. Siguro sana patay na siya. Grabe rin mag-recruit yun ng mga kabataan. Terrible. Gagamitin ang ganda, makapaghatak ng mga kalalakihan. Ang estilo naman ng mga yun sa akin noon. Alam mo, magaling ka pala sa history. Magaling ka pala sa polsay. Baka sana makatulong ka sa mga estudyante natin dito na para sa review. Ako naman, sabi ko, di sige, ano ako dyan, walang problema. Ako nang ano, sabihan ako ng mga anak ng kadre from Bicol. Kilala nyo ng mga yun siguro. Tsaka isa pang nakakulong ngayon na ang anak eh, naging editor-in-chief namin. Nga sabi sa akin, pati yung taga-Ilocos, si Salunat. Sabi ko, ganun ba? Eto na, walang jo. Hindi ko sinipot. Hindi ko sinipot, tinanong ko yung mga nagsidalo. Ano tinuro sa inyo? Hinanap ba ako? Blo, hindi ko naman hinanap dun eh. Basta nagtanong lang kung sino yung nandito, nasan ka. Yun lang. O, kasi mag-isa raw ako magle-lecture. Walang lecture ang tinuro sa amin. Yung iba't ibang klase ng mga ng lipunan hanggang feudalismo, mga ganun-ganun. Tapos may series pa. O, wag na kayo magsitulog na kasi mag-attend kasi ganito pa lang yung strategy niyan. Diba? Ganyan sila kaluloko. Ngayon, ito ho, papakita ko sa inyo isang video baka di kayo maniwala eh, na meron talagang sinabing ganyan si Joms na gusto niyang bumalik ng Pilipinas. Ito ho, makikita niyo po yan dyan sa channel natin, sa backup, yung Kuya JDB, pakisupport din po yan kung di pa kayo nakasubscribe dyan dahil baka mamaya, ginawa ko yan kasi para backup yan pagka tayo po ay nasuspend ng YT gaya dati. Now, ito po yung video, panoorin niyo po. Someday, I will return physically or in ashes after my cremation. But I always consider myself being in the Philippines. I am with the people. I have many comrades and friends in the Philippines. So I don't really care when I shall be able to return to the Philippines. Nakikipag-ugnayan naman ng CPP sa pamilya ni Sison para maiuwi sa Pilipinas ang kanyang labi ayon sa kanyang habilin. Someday. Oh yan, so grabe, di ba? Oh. Gusto niyo talagang pumili ng Pilipinas? Actually, that video was 2018. Okay, kasi nga, di ba, expected naman ito eh, na meron kasi siya, na mamamatay naman talaga siya, na tawag dito, anytime nga eh. Kasi nga sa kanyang sinasabing yung colon cancer, yun ang kanyang sakit. At nagkaroon pa ng, di ba, nauso-uso pa yung COVID. Kaya naging, ano to eh, kumbaga karera yung mga nagsasabing matitigi na to. Kasi maraming pwedeng tumigi yung kanyang sakit o kaya naman si COVID. Aba, matibay kay COVID to. Di ba, hindi tinablan. Ngayon, para ho sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno, wala namang mawawala sa atin kung tatanggihan ito ng ating Pangulo.
kahit na magkaroon pa ng congressional action dyan. Dahil itong mga kongresista, senador natin, lalo mga senador, sa akin pong tansya, itong mga to ay nakikiramdam kung ano ang magiging stand dito ng ating mahal na Pangulong BBM. Okay? At nagtataka din ako, bakit wala pang ibang mga tumatalakay nitong party na to maliban dun sa SMNI? Kung ano bang magiging opinyon ng taong bayan sa pagsusulong na ito po ay pauwiin. Ibinabalik ko lamang po gaya ng ginawa nila noon kay Apo Lacay na may karapatang umuwi rito at mailibing sa libingan ng mga bayani. Sapagkat hindi lang naging sundalo, sabihin na nilang peke yung pagsusundalo, peke yung mga medalya. Pero the mere fact na siya po ay naging presidente ng Pilipinas, eh pasok na pasok po siya sa banga. Diba? Kwalipikadong kwalipikado. At yun din ang pinagbasihan ni Pangulong Duterte. Na pinayaga, kaya niya pinayagan na ito ay mailibing. At since pinayagan rin ng Supreme Court. Ngayon, sakali mang manghimasok ang Supreme Court dito at payagan ito, you know what? The executive department, since this it is the one that will going to execute, I suggest, i-delay ito ni PBBM, huwag niyang i-execute. Diba? Same goes with the Manila Bay cleanup, yung desisyon ng Supreme Court noong 2008 na yung continuing mandamus o anong page, anong taon, 11 years. It took almost 11 years bago ito na isakatuparan. So dapat ganyan din ang gawin ni PBBM. Dapat dito, way ups, huwag pakialaman ito ng ating Pangulo. Bagkos, gawin ng ating presidente. Kundi nagkakamali sa galaw ni PBBM, pagka hindi niya gusto, wala siyang, hindi siya nagsasalita. hindi niya pinapatulan ang isang issue. Sana manatiling ganun. Or kung magsasalita ang ating Pangulo, wag niya naman sana tayong biguin. Di ba? Kahit na, palagay ko, kahit mag-survey po tayo, siguro sa 10 Pilipino, kalahati lamang po, hindi makaka 10:1, kundi 10:0.5 lamang ang makukuha yata na papayag. So siguro magandang i-try din natin yan. Payag ba kayo? Di ba? Tingnan natin. Nang sa ganun, makita rin po ng mga mambabatas natin at ng Malacanang, ano ba ang sa loobin ng taong bayan? Pero I'm gonna be neutral. Babato ako ng mga tanong and then bahala silang sumagot. Pero personally, my stand is hindi po ako pabor. Because I have seen many people and not just my relatives, nakita natin, alam natin yung naging epekto ng kanilang grupo sa Pilipinas. Perwisyo ang idinulot nila rito. Magmula noong 1968 na itinatag yan, hanggang noong 1970, sinimulan nilang tuloy-tuloy ang atrocities nila. And halos kasab, hindi, nalampasan pa nila si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Siya yung kauna-unahang pangulo na nakaranas ng atrocities ng kampo nito ni Joma. From Marcos Jr. to from Marcos Sr. to Marcos Jr. At dito ngayon nagwakas ang kanyang buhay. 'Di ba? At nawa ay kay PBBM tuldukan lahat ng kagustuhan ng matandang ito. Huwag itong payagang makabalik. Sa kanyang kapanahunan, dapat diretsahin niya ni PBBM. And then, ganun din sa mga susunod na magiging presidente ng Pilipinas, diretsahin. Dahil kapag ito ay pinayagang makauwi rito sa Pilipinas, ang mangyayari dito, ano yan eh, ipaparada yan ng mga tropa nila, kukuha ng public sympathy. Sabi nga ni Manoy Bongorense, laking insulto sa mga nasawing sundalo lumaban para ipagtanggol, 'di ba, sa mga salot na terorista. Ano mga 'yan? Ito pa, sa bantayog ng mga bayani binanggit ni Ka-Eric kahapon, Prof, pero mali ang pagkarinig ni Pastor Kibuloy na sa libingan ng mga bayani. Bala yung basis niya, mali lang pagkarinig niya. Okay. Pero again, ako rin, I don't think so na itong si Ka-Eric papayag rin yan. O walang ibang masayang masaya kung hindi sila, kasi sila yung malamang na binabaan na ng kadena di amor tong mga to. Sa akin, yun lang. Tignan natin kung ano yung magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino dito. So,
Mag-comment lamang po kayo kung ano po yung inyong saloobin dyan po sa comment section. Yan, para malaman po, makarating sa kinauukulan yung tanong na yan. Na yung pagpapabalik ni Joma Season dito, maging ng kanyang abo, payag ka ba o hindi? Okay, so iwan muna natin yung topic na yan. And then move tayo dito sa kasunod. Pero bago yan, tingin tayo ng mga comments ninyo. Okay, Efren Legaspi, di na dapat ibalik yan sa kanyang yan kanyang labi sa Pinas dahil mga nagtago na siya sa Netherlands. Walang silbi yan, yan sa Pilipinas komunista yan. Yes, ito naman si Christina Cadano. Paano naging bayani yan eh? Peste sa bayan at lipunan yan. Dapat itapon sa dagat Pasipiko yan. Okay, walang maglakas ng loob na lumitaw kasi pag nag-election, tatak sa kanila. Correct, di ba? Asan si Mother Queen Anay? Tahimik. Candidate para pumalit sa King Salot. Si Akla, 'di ba? Tahimik si Akla. O baka nagluluksa. All right, Epifania Paclibare. Yan tama, hindi pwede dito ilibing ang NPA na Joma na 'yan. Itapon niyo sa dagat. Bawal nang iuwi sa Pinas. Smooth Jazz with Rusty from the Land Down Under. Magandang gabi. Ered sa Isona, gustong ibalik Sir JDB para pakiramdaman ng simpati ng mga tao. Kung ibabalik dito, may nakikiramdam o nag-o-observe. I don't think so eh. Alam niyo kung bakit? Ito lang ha. Dati, excited yung mga Filipinong malamang siya'y patay na. Di ba? Doon sa mga fake news, maraming mga natutuwa. O, tignan niyo nung nangyari. Yung katuwaan ng mga tao nung makonfirm nila. Wala na, wala silang pakialam. Bakit? Eh, this is what the Filipino wants. Diba? Alangan namang magluksa pa mga Pilipino para sa kanya. So sapat na yung malaman and then magkaroon ng cold reaction ng mga Filipino. But to mind you, sa mga sumusuporta dyan kay Joms, hindi po yan maiinterpret na ang taong bayan na walang pakialam, deadma lang sa kanyang pagkawala, ay nakikisimpatya sa kanya, siya ay kinikilala bilang isang magaling na leader. Diba? Na para sa bayan. Hindi. Wala silang pakialam, deadma sila dahil sa kanyang mga pinagagagawa at ng kanyang grupo. Sandali, paalis ko yung pusa. Ang ingay ni Isela. Alright, so we're back. Andito pala sa third floor si Sela. Buhatin mga dalin mga rito. Oh, eto, pamain na lang. Pamain. Oy, Storm Rider, maraming salamat po sa inyong pag-share ng blessings. Ito yung maingay na alaga ko, si Sela. Oh, kala nyo, walang pusa ah. Huwag kang maingay yun, nakakahiya ka yung ingay mo. Oh. Anong payag ka bang ibalik rito sa Pilipinas si Joma? Ha? Hoy, sumagot ka. Sumagot ka sabi. Payag ka ba? Ayaw rin niya eh. Dalhin mo na sa Yan dito pa lang ipakita natin sino sa mga nandito na pabor ang sa pag-uwi. Okay? Ito from Tony ni Nobla ng Japan. Magandang gabi sa inyo dyan. Hindi na dapat pauwiin yan at ilibing sa Pilipinas. At magiging nitsa pa ng kaguluhan sa ating bansa. Minority lang ang mga komunista at kakampi nila. No way at huwag payagan ng gobyerno. Okay, and then Reyna, hindi ako payag na pabalikin, sabi niya. Okay, from Marlene Tugado, no. And then Miriam, sabi niya dapat huwag nang pauwiin yan. Paano naman naging bayani siya eh maraming buhay ng kabataan ang sinira niya. Kay Maria Victoria, big no-no siya ang dahilan ng pagbagsak ng Pilipinas. Masyado niyang inapi
si late FLM. Sinong late FLM? Ferdinand FEM yun, Ferdinand Edralin Marcos. Yan. Eh si alaga namang ano yan, First Lady. Hindi rin po pwede, 'di ba? First Lady Marcos hindi po pwede kasi buhay pa naman si Madam. Baka si FLM ano yan, ah. Yan. Pero again, thank you po, ah. Hindi rin pala kayo sa ayon. Okay, ito Famiriam. Mariam Fernandez. Palagay ko, aalamin nila yan at paiirali ng batas. Anyway, kung papayagan niya ni PBBM, the merit will be on him. Kasi para maipakita sa tao na seryoso na magkaroon ng pagkakaisa ng bawat Filipino. Well, that's a good point, di ba? Pero paano yung public sympathy? Kanino makikinig ang Pangulo? Di ba? Sino ba ang dapat niyang pakinggan? Kanino ba siya presidente? Dahil itong si Joma, hindi naman siya kinikilalang presidente nito eh. Yung kampo niya, hindi rin siya kinikilalang presidente. Ngayon, my question remains, kanino ba presidente si PBBM? Sa bumubuo ng 115 million Filipino people, di ba? Kanino ba siya presidente? Oh. Yan, masasagot yan sa magiging aksyon ng Pangulo. Sino ba ang kanyang dapat na pakinggan? Alright, from Paul. Hey, Orlando Bautista, magandang gabi, sabi niya ni Paul. Political issue yan at executive decision, prof. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ako pabor sa pagbabalik ng bangkay. Abo o kahit espiritu ni Joma dito sa Pilipinas. Okay, yan. Nung buhay pa si Joma, ay pinauwi siya ng Pinas para malitis, pero dead ma lang siya. Ngayong patay na siya, ay saka siya iuuwi. Necropolitics na naman yan. That is correct, di ba? Bakit nung buhay hindi umuuwi ng Pilipinas? Bakit ayaw ninyong iuwi ng buhay? Baka mapatay. Eh ngayong patay na, gusto nyong iuwi, ano? Para mabuhay? Parang alabo naman yata, di ba? Ayan, about Joma, to hell with him. Oh, yan. Wala akong nakita pang nag-yes dito. Okay, siguro yung mga... Eh, mga Taliban, nasa na kayo? Wala talaga. Diba? O si OFW. O, Lutong Pinoy Canada. Yan, sending warm regards from Montreal, Canada. Uy, magandang umaga sa inyo dyan sa Montreal, Canada. O, and then, nga pala, shoutout sa mga... Ano, dito kay kapatid Ronaldo Tuazo ng Imahe Production. And then kay Mang Mario. And then Lisa Tinambunan. Yan, sa mag-ama na to na nanonood ngayon, taga Angon Rizal. Ayan. Then kina Doc Marichan, ki Reaction TV. Yan. O baka mamaya, siguro ganito rin ang topic ni Reaction. Ewan ko lang ha, kung may live siya ngayon. Okay, so next topic po tayo. Puntahan natin. Teka, si Akla ba? Meron na bang statement? Yan, si Apo Lakay po. And si Apo Lakay, gustong umuwi ng buhay. Hindi pinayagan hanggang sa mamatay, hindi pinapayagan. Si Joma ayaw umuwi ng buhay. Tama, kaya dapat magpayagan dahil pasaway naman talaga ng buhay. From Smasher, No Way Highway, or Let's, Childs, or Childs. Yan, parang awa nyo na po, wag na po, itapon na lamang sa dagat. Kaya lang kawawa naman. Mga pating malalason pa po sila. Malay mo, biglang may magraling mga pating, ano? Yan, and palitan mo lang yung pangalan mo. Alam nyo, magandang ibig sabihin ng ano, ng pal, pero yung may ku, ano, parang ano eh, di ba? Ay, naku, bahala ka. Ito, Eugenio Talion, si Apo Lakay, ay, nabasa natin ito kanina. O, wag din, wag raw po, sabi niya. Okay, Carmen Villaroso, bakit pababalikin pa yan sa Pilipinas? Dami ang sinirang buhay sa Pilipinas, numero uno, sabi niya. Kalaban ng Estado, tutol ako na iuwi pa ng Pilipinas. From Evangeline, for what na ibalik pa sa bansa ang salot na yan? Ang pinakawalang silbing Pilipino sa Philippine history. Okay, from Tita Esther Pagay, dapat tayo ang pakinggan ni PBBM dahil tayo ang bumoto sa ating sa Pangulong BBM. Tama po. Hindi na mangyayari ang pagkakaisa. Hindi na mangyayari ang pagkakaisa. Imposible kasi sa dami ng traidor sa at mga ganid sa posisyon, sino sila alamin o alam na po? Yan. Alam na natin kung sino yung mga yun. Is there a law that will prevent them? Yes, meron naman. Hindi naman talagang batas. Kung hindi, ano, tawag dyan, discretion yan eh, kung papayagan. Eh kasi siya mismo nag-exile siya eh.
Inalis niya sarili niya rito sa Pilipinas because of disrespecting the laws of the land. And therefore, dahil sa hindi niya pagrerespeto ng ating batas at yung kagustuhan niya na pagpapabagsak ng gobyerno ng Pilipinas, and even up to the point of death, hindi niya nirenounce yung ganong klaseng deklarasyon niya. Therefore, hindi po siya dapat entitled na pabalikin dito sa Pilipinas at dito malibing. Doon niya ipalibing yung sarili niyang bangkay sa the Netherlands. Yun ang nararapat sa kanya. Pwede naman kasing harangin po yung pagdating niyan dito. Tingnan mo yung nangyari kay Apolacay. Walang batas na nagbabawal para pabalikin siya rito. Di ba? But by the desire of the president, hindi naka-uwi-uwi rito si Apolacay, maging nung kanyang bangkay, hindi rin, nagtagal pa lang na todo-todo. And then, it took a Supreme Court order. Pero yung Supreme Court order na yun, hindi rin naman agad-agad ito na, na-aksyonan. Dahil sa public pressure. Yan, hindi pinayagan ni Corazon, di ba? Okay, sa insulto sa mga tunay na Pilipino kapag pinabayaan ng gobyerno na iuwi ang labi ng traitor na yan. Yan, from bringing him home. Mm-hmm. Alright, and Doc Marie, magandang gabi po sa inyo. Yan, present po. Okay, Ronnie Carinal, is there a law? Ayun, nabasa na natin to. Against it. Okay, nasagot ko na to. OMG, he's a communist and a suppressor. Buried him where he lived and died. That's right. And Rocky Boney, no need, just stay there in Europe. Buhayin daw muna nila bago iuwi. From Resty the Kumos. Yan, Sue Alar, no way. No, ayaw ngang umuwi niyan eh. Oh. Diba? Noon sa PRRD admin pa. He's an enemy of the government and the people. Tama, may pagkakataon siyang umuwi. PRRD, yung kanyang estudyante dati at kaibigan niya. Pero bakit di siya umuwi ng Pilipinas? Tama, di ba? Oy, Wilma, magandang gabi. And Christina Cadano, tahimik ata si Kiko. Samantalang kay late PFEM. Tama, di ba? Sabi pa nga ni Kiko Pangilina noon, hukayin daw niya yung bangkay ni Apolacay at tapo niya sa ilog. Ang tagal namang mategi nito ni Kiko Pangilinan na sa kanya kaya gawin din yun. No, yung maganda yung naghihingalo sa kasasabihan siya, bubulungan. Kiko, malilibing ka sa LBM. Yung sinabi mong gagawin mo kay Apolacay, gawin kaya rin namin sa'yo. Siguro, habol-habol yun ang hininga niya, no? Ay, nako. Ang takot nun na matuluyan. Baka abot, biglang magdadasal yun. Dapat dun sa abo ni Joma, tapon-tapon sa kanal. Rock my world. Yan. Dapat kung sino makisimpatya ng mga politiko niyan, dapat next election, i-reject na yan. Naku, alam mo kapatid, ang problema dyan, imposibleng i-reject yan. Bakit? Maraming Pilipino, lalo sa mga LGUs, mga bayaran. Ay, may iiyak dyan. Umamin na lang kayo. Kasi kung nagre-reklamo kayo, corrupt yung inyong congressman, kasi mga bayaran kayo. Diba? Nakukuha kayo sa isang voting gin, party-party, libreng binyag, libreng pakasal. Diba? Mag-aanak kayo, gumastos kayo ng pampabinyag. Mag-aasawa kayo, dilumandilandi kayo, nagmahal kayo, gumastos kayo ng pampakasal. Huwag yung iasa sa mga politiko. Nagagamitin lang kayo. At utang na loob nyo na yan sa habang buhay nyo. Pero pag maghihiwalay kayo, hindi kayo isponsoran yan. Di ba? Pati libing, lahat. Pero yung breakup, walang sponsorship. Tigilan nyo na yan ganyan. Tingnan nyo, piliin nyo, ibuboto ninyo yung base sa talino, sa kakayanan. Ano yung nakaraan sa buhay niya na-improve niya. Kasi i-improve niya buhay ninyo eh. Tapos buhay niya, di niya naayos. So there must be a problem, di ba? Sabi yun. Sila ang sumira sa ating bansa, pati kinakasuhan ng mga kabataan, kinawawa nila yung mga tao, walang puso, walang Diyos, mga demonyo, mga yan. Yan. Kailangan nating bumangon at malasap ang katahimikan. Tama. Joma Sison is not a hero. Siya ay isang bertugo. Huwag nang iuwi ang bangkay niyan dyan sa Pinas, from Josefina de Vera. Alright. Okay, so next topic naman po tayo, mga kababayan. Listen natin to si Joms. Okay.
Siguro, i-next natin itong Misa de Gallo. Ayan, Misa de Gallo. Ah, alisin na natin yan. Saan na yung thumbnail nito? Magandang gabi ho uli sa inyo mga kababayan, Johnny the Bagger po ang inyong abang lingkod. Yan, pag-usapan natin ngayon ito. Yan o, Misa de Gallo in Malacañang Palace. Yes, totoo po yung narinig ninyo. Ha? Nagsimula po sila ng 18, mismong si PBBM. Gusto ko lang palaman sa lahat ng ating mga kababayan dito, lalo na dito sa bandang NCR, binuksan po namin ang palasyo at gabi-gabi, bukas ang palasyo mula sa 7 PM hanggang sa simbang gabi. At pwede kayo, dalhin niyo yung mga pamilya niyo, yung mga bata, dalhin niyo bago kayo magsimbang gabi. Dumaan kayo muna rito. At siyempre, kakain kayo yung specialty ng palasyo ngayon. Boom. Merry Christmas! Happy New Year! Hindi, mismo ang Pangulo natin ang nagbukas na ng palasyo ng Malacañang. Yung grounds nito para po sa hanggang 24 na simbang gabi. Okay, so madaling araw po ah. Yan. Ang schedule niyan 4:30 ng madaling araw. Okay, so pwedeng-pwede diyan kahit na sino. All right, so diyan po, sama-sama po tayo hanggang sa araw po ng sa Christmas Eve po sa simbang gabi o madaling araw. And then ito, trivia. Alam niyo po ba sa ang ito po ng Christmas, ito ay nagsimula pala noong 1526 pa kung di ako nagkakamali, no? Sa bansang Spain, bansang Mexico. At doon sa bansang Mexico, ang hiniling ito na payagan na magdaos sila diyan ng maagang misa para sa mga manggagawa, mga magsasaka na maagang pumupunta sa kanilang mga pananim, parang sa Pilipinas, maaga rin ang gising. And then 1587, kung di nagkakamali, dito sa Pilipinas, hiniling po yan sa Papa, sa Roma, na payagan din dito sa Pilipinas. At yun na nga, yung every December 16, pero nangyari ay tuloy-tuloy po ang naging, ano, naging tradisyon ng simbang gabi. Kaya ganun nakatagal, imagine. 600 years na, kung tutuusin, mahigit itong tradisyon na to. Matanong ko lang, kasi po kanina nagre-research din ako. Meron ba tayo sa kasaysayan ng Pilipinas na presidente na nagbukas ng palasyo para dyan sa Misa de Gallo? Wala po kasi kung na-research eh. Okay? I-comment nyo po sa baba kung sino o kung meron at kung sino po yun. Okay? And if you have links, please provide for further contents natin. Muli, maraming salamat sa mga nag-share ng blessings and then sa mga sumama sa atin, yung mga nag-like and share, thank you so much. Dun sa hindi, salamat din po sa inyo. Please do. Alright, so buyers.